problema dito guys ay ano ito, sayad yung brake nya. So ang findings ko dito, ano na siya, hilis na yung brake pad. So tatanggalin ko itong gulong at pagkatapos i-check ko yung brake pad upang masiguro natin kung talagang brake pad bang diferensya niya. So samahan ako guys sa pag-repair dito guys. So natanggal na ang gulong at luluwagan ko ito dito, meron siyang allen wrench. Direk, cameraman, tara ba dito? Dito sa likod. Luluwagan natin. So naluwagan ko na ito. Ito naluwag na siya. Luluwagan din natin itong bleeder screw para mapos natin itong kanyang cylinder. Para di madaot yung yan. Ang galit na. Oop. Para hayaan mo lang. Bigas. Dumidikit na. So ito natanggal na. So kaya pala hindi na siya bumalik, kaya kasi sobrang nipis na ng brake pad. Ito eh. Ito yung isa. Sobrang taas na ng naabot ng kanyang cylinder. Kaya hindi na nagbalik. Subukan ko ito i-push. Pero i-open natin dito upang hindi magbalik doon ang fluid sa taas. Dadagdag na lang tayo mamaya ng fluid. Aba na nang linabas ng kanyang cylinder dahil itong pad, ang brake pad niya ay mali, ano na, manipis na, sobrang nipis. So kaya ito lumabas ng masyado. So yan ang rason kaya hindi na siya nakapag balik kapag hindi na inapakan ang brake pedal. So ang gagawin natin ngayon guys upang ma ito na, may bago na tayo. Nagbili na ako ng bago doon sa ito ang kanyang brand, all brake pads. Guys, dalawa siya guys, sit na siya. So, ito pang reserba na lang to kay yung sa kabila bago pa pinalitan. Yung meron siyang clip. So dito sa amin ang question nito ay 380 ang isa. So 380 ito guys. So subukan ko kung magkasya na ito dito. Hindi pa siya magkasya itong brake kasi itong cylinder lumabas siya ng masyado. So dapat katamtama lang ang paglabas nito dito upang kapag hindi mo na inapakan yung brake pedal,
itong cylinder ito, itong cylinder, kita, tano. So kapag hindi mo na inapakan yung brake pedal, itong cylinder ay babalik siya doon upang hindi na, upang free na itong umikot itong ating pinagabitan ng gulong. So dapat ito i-ano natin, ibalik doon sa tamang level niya. At pag ipos natin ito pa ilalim, itong cylinder, dapat naka-open itong bleeder screw upang hindi magbalik ang mga fluid doon sa reservoir niya, upang hindi masira doon sa taas. So dito na lang natin palabasin ang fluid. So bigyan natin ng daan upang mapos natin ito. So magdagdag na lang tayo ng fluid mamaya pagka naano na ito, na set na natin itong brake. Sige. So ito guys, mahirapan tayo sa pagpabalik ng piston doon sa ilalim kapag di natin i-open itong bleeder screw. At pag na-open naman guys itong bleeder screw, kita. So ito, may ginawa akong improvise na parang bench vise. So ginawa ko lang ito mula sa bolt na nut kasi walang gamit dito sa bukid guys. At dito ko siya ilagay sa ilalim para mapabalik ko itong piston ng dahan-dahan doon sa loob. Dahan-dahanin na natin. So guys, ito lumabas dito ang fluid. Ay pagtubunin ko ito. So palabasin natin yung fluid para di madoubt yun. So ang ating cylinder ay babalik siya. Dahan-dahanin lang natin guys. Ito na guys, oh. Hindi na siya. Testingan na natin. Nag-road test na kami guys. Sinubukan ko ito kung ano, okay na ba ang kanyang brake. Hindi na ba siya umiipit or stuck up. So
Babalik na tayo guys doon guys. Hindi nakuna ng video kanina. Kalihok kayo. Aandar kasi. Dito kami nag-shooting itong video namin na sugal na taxi. So dito kami nag-shoot sa lugar na ito. Break tayo, break. Okay guys. Break tayo guys ha. Yan guys, naungad si Ralph guys. So ibig sabihin okay na ang break. Naungad si Ralph guys. Pag-apa ko ng preno, ibig sabihin okay na ang break natin. Ayos na to guys. So, isa lang ang masabi ko. Money na. Money na guys, money na. Bayad ng mayari. Ayos na. Sa panood guys, mag-subscribe naman. Salamat. Watch more.